unshakable. We are, we are, we are unbreakable. We are, we are, we are unstoppable. We are the Church of God. Time for you and me to shine our light. Resist the devil, he will flee. He has no power and authority in us and we shall overcome. And we shall overcome. We are, we are, we are unshakable. We are, we are, we are unbreakable. We are, we are, we are unstoppable. We are the Church of God. We are, we are, we are unshakable. We are, we are, we are unbreakable. We are unstoppable. We are the Church of God. Now is the time for the world to see. Now is the time for you and me to shine our light. Resist the devil, he will flee. He has no power and authority in us. And we shall overcome. And we shall overcome.
King. His name is Jesus, the Lord of all. Morning, All for Christ Church. Welcome to our second Sunday of May para sa ating online streaming. We welcome everyone, especially our churches, local churches, here and abroad na naka-tune in sa ating streaming today. This is the day that the Lord has made. So we will rejoice and be glad in it. Alam nyo ba, isa sa mga realization ko sa mga panahon na ito, pag si Lord ginising ka pa, magpasalamat ka. Maiksi lang ang buhay, kapatid. Bawat araw ay biyaya ng Diyos. Isa pa, pag lumapit sa Panginoon ay mayroong pagtugon. God answers our prayer. Amen ba? In Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Let us all come to Jesus now in prayer. Kapatid, samahan mo ako sa pananalangin. Sabi nga, pag tayo daw ay lumapit sa Panginoon, merong pagtugon. Meron lamang po tayong limang prayer items na ilalapit sa Kanya this morning. Ang una, ipanalangin natin ang anointing ng Panginoon na maranasan ng bawat bahay, tahanan, na nakikinig ngayon. Ipanalangin natin especially kapag meron tayong mga VIPs today na maranasan nila ang paghipo at pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Pwede ba natin yung gawin natin sabay-sabay? Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong umaga. Salamat sa pagising nyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa bagong araw na nais nyo pong iparanas ang inyong katapatan at kabutihan. Panginoon, especially sa mga nakikinig ngayon, sa bawat tahanan na nanonood, hayaan niyo, Panginoon, maranasan po ng bawat isa ang inyo pong paghipo at pagkilos. Maging sa amin pong mga bisita, VIPs na kasama po namin, Lord, na sila ay magsusuko din ng buhay sa inyo. Magkakaroon po ng personal na relasyon sa inyo. Salamat, Panginoon. Maging sa mga churches po namin sa ibang lugar, sa probinsya, maging sa ibang bansa na nanonood ngayon, hipuin niyo po ang bawat isa po sa amin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? God is good. Pangalawang prayer item. Kung ikaw, katabi mo nanay mo ngayon, pwede mo bang sabihin, Happy Mother's Day? Because today, hindi lamang second Sunday ng May, kung hindi, today also ay nagsiselebrate ng Happy Mother's Day. Pwede mo bang sabihin sa nanay mo, Nay, Ma, Mamshi, I love you. Mahal na mahal kita. Salamat. Pwede mo bang ilay yung iyong kamay sa mga anak? Ilay hands mo yung nanay mo.
because this is the time for you to pray for her. Kung ikaw naman, tatay, kasama ka dyan, sama ka na rin. Ipanalangin mo ang iyong may bahay. Sabay-sabay natin gawin ngayon. Panginoon, salamat sa nanay na meron po kami. Salamat, Panginoon, sila po ang nagsilang sa amin. Sila po, Panginoon, ang nagbigay ng buhay sa amin. Salamat, Panginoon, sa kanilang pagpapagal sa umaga pa lang. Hanggang sa gabi, Panginoon, sila pa rin po yung nagpe-prepare. Panginoon, maging ang aming hihigaan nung bata pa kami. Panginoon, salamat sa pag-ibig po nila. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng dedication po nila. Maaari yung iba, Lord, na yung career nila, ginibap na nila para ibigay po sa amin yung oras na kailangan ng namin. At Lord, today, gusto po namin i-appreciate ang bawat nanay. Nanay, mama, mamshi, inay, salamat po. Mahal na mahal po namin kayo. Thank you, Lord, sa aming mga nanay. In Jesus' name, amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Mabuti ang Diyos sa ating mga nanay at mga tatay na rin. Pangatlo nating prayer item, ipanalangin natin ang bawat city na kinabibilangan natin. Ikaw man ay nasa NCR ngayon, ikaw man ay nasa North, South, East, or West, saan ka man nakatira ngayon o nanonood sa mga oras na ito, ipanalangin mo ang iyong syudad. Panalangin natin ang ating mga mayors. Lord, maging ang ating din mga barangay officials. Ang Lord ang tutugon sa bawat panalangin natin. Nawa, malampasan natin sama-sama ang pandemic na dumating sa ating bansa. Sabay-sabay natin panalangin ngayon. Panginoon, salamat sa bansa ng Pilipinas, maging sa aming syudad, lugar na kinabibilangan ngayon. Hayaan niyo, Panginoon, na talagang ang amin pong local government, Lord, maging ang mga mayors po namin, patuloy, Panginoon, na bibigyan niyo po ng wisdom. Lord, sa kanila pong pagganap, sa kanila pong mga tungkulin, Panginoon, hayaan niyo, Panginoon, na talagang ito ay matapos on time, lahat ay makakaroon ng dapat na mabibigay sa kanila. Higit sa lahat, Panginoon, sama-sama po kaming magiging ligtas. Lord, balutan niyo rin po ng inyo pong banal na dugo ang aming pong syudad na kinabibilangan. Na wala na po ang mga kababayan po namin, kalugar po namin, na talaga magkakaroon po ng karamdaman o ng COVID-19. Kundi Lord, maranasan po namin ang pag-iingat po ninyo, ang protection po ninyo, and even yung your blood, Lord, that always cover us, Panginoon, hindi po kami, Lord, magkakaroon ng karamdaman. Panginoon, salamat muli sa inyo po ang papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isa pa, palakpakan natin ang Panginoon. Prayer number 5, ipag-pray natin ang ating church. Maging ang mga church member na mag-arise. Sabi mo sa katabi mo, arise. This is the time for us to arise. Maging buhay tayo. Mas tumago tayo. Mas maging malalim tayo sa Panginoon. This is not the time for us to be complacent. Hindi ito yung time na kung saan man lalamig tayo. But we declare, this is the time for us to renew our commitment, our love sa Panginoon. Kapatid, may kasama ka na nanalangin. Ako din, may kasama rin ako sa panalangin. Lahat tayo mananalangin today that all for Christ Church members will arise. Sabay-sabay natin yon ilapit sa Panginoon ngayon. Panginoon, nagpapasalamat kami maging sa amin pong iglesia. Salamat, Lord, sa All for Christ Church. Lord, na naging pamilya po sa amin. Niyakap po kami. Tinanggap po kami. Maging sa amin pong karumihan, kamalian. Lord, nandyan po ang church. Nakupkupin po kami. Alagaan po kami. Patatagin po kami sa pananampalataya. Panginoon, dalangin po namin maging sa bawat miyembro ng iglesyang ito. Hayaan niyo, Panginoon, maranasan po nila, Lord, ang revival, especially sa mga panahon na ito. Maaring iba ay busy sa ibang bagay, but Lord, we declare that all for Christ Church members will be busy, Panginoon, sa inyo pong kingdom. Sa pagbabasa ng inyo pong mga salita, Lord, sa devotion, sa prayer, Lord, salamat. Dahil alam po namin, Panginoon, ang bawat isa, kayo po ang magbibigay ng lakas. Sabi ng inyo pong salita, Lord, you are the strength of our hearts. Lord, we thank you for today. Salamat sa bawat churches na kinabibilangan po namin. Thank you in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na tumutugon ang ating mga panalangin. Sige, isa pang malakas na palakpak. Yung palakpak na excited ka kasi yung 5 pinanalangin natin, may katugunan na ang Lord. Amen ba? Amen. Sa ating pagpapatuloy,
Meron po akong babanggitin sa inyo, Psalm 133. Sabi dito, verse 1, how good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity. Sabihin mo nga sa katabi mo, unity, pagkakaisa, maganda daw tingnan, it is proper and fitting to see everyone in unity. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, isang topic lang sa balikat, pagkaisa tayo ah, dahil yun yung nais ng Panginoon. Isa pang pwede mong gawin, pwede mong bangitian yung katabi mo, dahil ang ngiti na yan ay nabibigay na rin sa atin ng kaaliwan. Especially sa atin, ministry na rin yan, nakaka-minister. Sige, ngitian mo yung iyong katabi. Amen. Palakpakan muli natin ang Lord. Magandang pasimulan po ang ating umaga na mayroong ngiti sa ating mga labi. So as we sing this song, maganda po na tayo ay nahangiti. Sige po, hingitian ninyo yung inyong katabi. Kasama ninyo sa bahay. As we sing, ngiti, ika'y gumaganda. Ngiti, kahanga-hanga ka. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay pagpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Sing smile, smile, you look so beautiful. You look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Bago po tayo magpatuloy, magandang tumayo tayong lahat. And as we sing this song again, nang merong ngiti sa ating mga labi, pili tayo ng kapartner, dalawahan lamang. As we sing, smile to each other. Ready? Smile. Smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Everything give thanks to the Lord. In everything give thanks to the Lord. In everything give thanks to the Lord. Amen. In Psalm 96, sabi dito, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord. Praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and glory are in His sanctuary. Ascribe to the Lord all families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord due His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. Say among the nations,
The Lord reigns. The word is firmly established. It cannot be moved. He will judge the peoples with equity. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the sea resound and all that is in it. Let the fields be jubilant and everything in them. Let all the trees of the forest sing for joy. Let all creation rejoice before the Lord. For he comes, yes, he comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness, the people in his faithfulness. Let everyone shout, Hallelujah! Come on, let's continue to praise the Lord. Clap your hands to Jesus. We are a chosen generation, rise up, holy nation. God, we live for you. Be moved. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you. We run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. For your name we run. Freedom, you've broken every chain we run. Our God will not be moved. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run. Our God will not be moved. 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 Our God will never be shaken. We run to you. We run. We are your generation. Rise up, holy nation. Our God will not be moved.
My refuge, you are my strength, as I pour out my
As we listen to your word, and all of this we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa inyong lahat. Today we declare that our God is good, and our God is faithful, and our God is in full control. Can somebody say amen? Amen. Today is our 9th Sunday celebration. Nasa cellphone lamang po or sa TV monitor tayo nakikita-kita. I know it has been challenging. Miss na po natin ang isa't isa. Pero kahit ano man po ang mangyari, mabuting mabuti pa rin po ang ating Diyos na buhay. Wala pong nagbago doon. And before we study His Word this morning, I have one word of encouragement for all of us. Napaka-meaningful po ng verse na ito sa panahon ngayon. Let me read to you Isaiah chapter 54, verse 10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. Please allow me to read that to us one more time kasi ang ganda po ng verse. Isaiah 54:10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. Praise God. Bago po tayo magpatuloy, okay lang po ba na may konting kwentuhan muna po tayo? I-imagining ko na lang po yung mga itsura ninyo na nakangiti para masaya po yung kwentuhan natin. Last Thursday in our Daily Bread, our devotional text was Romans chapter 8. Meron pong verse doon, verse 28. It is a very familiar verse, ang sabi doon, "But all things work together for good for those who love Him." Yung pong verse na yan ay nire-recite natin kapag merong hindi masyadong magandang pangyayari sa buhay natin. Kapag hindi aligned yung gusto natin sa plano ng Lord. And ito yung ginagamit nating pang-counter para i-claim na, "Yes, Lord, all things work together for our good." And indeed, even in this pandemic, we can see a lot of good things happening around us. And let me share with you. Dati po, tuwing anniversary lang natin, tayo nagkakasama-sama bilang isang All for Christ Church family sa Luzon. But now, it has been 9 weeks already na magkakasama po tayo kahit hindi anniversary. So we would like to
Welcome lahat po ng members natin from ACC Batangas, Jesse Martires, Marugundon, and Metro. So hello po sa inyo dyan, and we miss all of you. Pero hindi lang po yon. This is the good news. Literally po, these past weeks, mayroon pong mga taga Luzon, Visayas, at Mindanao na nakakasama po natin sa celebration natin. This is one of the good things na nangyari po sa atin in the midst of this pandemic. Last Sunday po, meron tayong VIPs from Bacolod and Tarlac. Praise God! So, Bacolod, Visayas, so nagpapasalamat tayo kay Lord doon. And of course, we have our family in Bulacan, sila Ate Cherry. Nakaka-bless po kayo. So, they have been joining us weekly from Bulacan. We also have regular attendees from Pangasinan. And nakarating po sa amin na we have a member na nasa Cebu ngayon. He is also attending with us. Nabalitaan din po namin na meron po mga kamag-anak ang ilang pong members natin sa church na umaattend from Davao and Misamis Occidental. God is good, and He is expanding His kingdom. He is expanding His church, and to Him be all the glory. Nung isang araw po, iniisip ko, hindi po kaya natutupad na yung prayer request natin na 1,000 strong disciples? Baka nangyayari na siya, no? And we praise God if it's happening in the spiritual realms and in the physical realm na hindi po natin nakikita. And bago ko po makalimutan, previous Sundays, we also have our family members from Japan and Canada. So, hindi po namin alam kung nandito kayo ngayon, pero kung nandiyan po kayo ngayon, mag-heart-heart lang po kayo dyan. And again, we thank the Lord because He is good. Our God is good. Kung meron po sa inyo dyan na umaattend in this online celebration na hindi po namin nabanggit ang lugar, please do us a favor kasi gusto po naming mamonitor ang ating growing family. Paki-comment lang po sa baba kung taga saan kayo so that at the end of the day, ibabalik natin ang lahat-lahat ng papuri sa ating nag-iisang Diyos ng buhay. Not unto us, but unto Him alone. Praise God. Para naman po sa iba naming guests na umaattend sa aming online celebration, maybe nagsuscroll ka lang ng Facebook and by accident, nakita mo itong live feed na ito, we would like to encourage you, please stay with us, and maybe God has a word for you today. And maybe may mga tanong sa buhay mo na pwedeng masagot ng presence ng Lord through this online live telecast. So please join us. And to all our VIPs, please join us, and we hope that the word of the Lord will encourage all of us today. There is this one favorite verse na palagi po namin sinishare, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. It has been very meaningful for all of us, especially today. Na anuman na pinagdadaanan natin, it's good to know that He has a plan for all of us. And allow us to take this opportunity, kung meron man po sa inyo dito na wala pa pong life group, ang life group po ay spiritual support system na pwede po nating makasama sa buhay natin. Even in lockdown, we will reach out to you. We meet once a week para po mas personal ang ating pong pagkakamustahan. Kung wala pa pong life group ang ilan sa inyo, just please leave us a message in this FB page and we will reach out to you. We hope to be a blessing to you. So this month of May, we continue to dwell on our theme na raising up the new generation. And this is not just about our radicals. This is about all of us. Ito pong new normal na tinatawag natin, may umuugong na panawagan para ang lahat ay maghanda. No one knows exactly kung ano ba talaga ang magiging accurate and definitive
definitive description kung ano ba ang magiging new normal after this lockdown, but God knows. At ang mutual feeling nating lahat ay para po tayong pumapasok sa isang bagong era ng buhay natin. Kasi I think this is the first time that this has happened in our lifetime. Kaya nga po, napaka-importante na suriin natin ang puso ng Panginoon. How do we prepare ourselves? How do we raise up ourselves as part of this new generation, of this new normal? I realized when I was praying the other day, if governments are planning for the new normal, if schools or universities are planning for the new normal, health institutions, companies, businesses, lahat naghahanda. I have good news for you. Ang church po ni Lord, hindi lang naghahanda. But we are praying, we are praising, we are worshiping, and we are seeking the face of Jesus above all this. And as we continue to study His Word every day, ang prayer po natin, Lord, let your will be done. So again, the question is, how should we prepare ourselves for this new normal? And God impressed in my heart three reminders for all of us today. Reminder number one, let us march forward. Opo, maraming unknowns, maraming uncertainties, marami pa ang matalinghaga sa ngayon. But let us remember, His church is moving forward. And nothing can stand against her. Not any kind of volcanic eruption, not this pandemic, not any form of economic recession, not even a franchise issue. Nothing can stop His church. We are marching forward. Romans chapter 8, verses 31 to 39. This is a powerful scripture. What then shall we say in response to all these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, nor angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of Christ that is in Christ Jesus, our Lord. Amen. Nothing can stop His church. One of our pastors said it on point. Sabi po niya in one of our meetings, wala talagang makapagpapasara sa church. Wala. Tayo po ang pinaka-essential sa lahat ng essential. And this is the time that everyone is in need of Jesus. Everyone is in need of a Savior. Kaya ang church po ay magpapatuloy. In this new normal, magpapatuloy ang church. I did a little research
in previous lifetimes, may mga global tragedies na po na naging makasaysayan. I came across this story, yung Shaanxi earthquake. It happened in 1556. Ang earthquake po na ito ay sobrang lakas. It only lasted for 20 seconds. And during that time, 860,000 people died. I can imagine, yung time na yun, wala pang masyadong technology. Mahirap pang tumulong ang bansa sa kapwa-bansa. And that little government in Shaanxi, in China, must have been very challenged kung paano babangon ulit. But as you see, in any kind of tragedy, wala ka namang ibang choice eh. Alam nga namang sumubsob ka lang pababa. Are we giving up na, okay, pababa ng pababa? No. In any kind of tragedy, in any kind of problem, our only good option is to rise up above it. And so, after several years na nag-decide ang government na babangon ang Shaanxi, today, sa China, sila po ang isa sa may pinakamalaking negosyo about aircraft and aerospace. And they have 50% of China's research and development about commercial air. Bumabangon. Lahat ng nadadapa, bumabangon. Huwag na po tayong lumayo. Even in the Bible, in the Old Testament, panahon ni Noah, imagine nilinis ng Lord ang buong mundo. I'm sure it was challenging. Challenging na nga yung gumawa si Noah ng malaking arko, tapos ilang araw pa po silang na-quarantine sa loob ng barko. At nung nakalaya na po sila, sila-sila lang din naman po yung tao, wala naman po iba dahil nilinis ng Lord. So it must have been a very challenging season for Noah. But you know what? Si Noah bumangon siyang muli. In fact, in the Bible, ang sabi doon, immediately, pagkababa nila sa ark, Noah gave an offering to the Lord, and the Lord was pleased with him. Sa lahat ng klaseng pagbaba, merong pagbangon. And that's exactly what we are doing. Sa ating struggle ngayon sa pandemic, the only option for the church in this new normal is to get up and march forward. As they say, no way but up. Tayo din po, walang inuurungan sa buhay. And now, we need everyone to join us. Will you please march with us? Amen po ba? Lakasan niyo po, amen po ba? Let us march forward together as one church. Amen. Second reminder for all of us today, let us trust with all our hearts. Let us trust with all our hearts. We all love this verse, Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Siguro po madaming tanong sa isip natin ngayon. Marami po tayong hindi naiintindihan. And I don't think it is God's intention na maintindihan po natin lahat. Kasi hindi po natin kayang intindihin ang lahat. Tayo po na tao ay hindi kayang abutin ang kaisipan, ang karunungan, at ang kadakilaan ng Panginoon. So yes, there are a lot of questions, and we will not be able to understand them all. In fact, in the book of Isaiah, sabi po doon, for His ways are not our ways, neither are His thoughts our thoughts. So, hindi natin kayang maunawaan. So, ano po ang role natin? Our role is to simply trust Him. Kahit hindi natin gets. Our role is to simply trust Him. There's one story in the Bible. Naging devotion din po natin ito this week. Nung si Jesus po ay pinako sa cross, that was a time na lahat ng disciples sa paligid niya ay
nakita ko ano yung naging suffering niya, kung paano siya pinahirapan, and ultimately kung paano po siya pinako sa cross. Meron pong storya doon na when Jesus was finally hanging on the cross, may dalawang persons sa kaliwa at sa kanan. Sila po yung legit na naging makasalanan, not Jesus. Jesus never sinned at all. Pero yung sa kanan at sa kaliwa, yun yung legit na dapat maparusahan. Ang sabi nung isa, kung ikaw talaga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang sarili mo. Siguro sa isip niya, hindi niya mag-gets. Paano mo sasabihin ikaw ang hari ng Hudyo? Kung ganyan ang itsura mo, duguan, bugbog sarado, at hindi siya mukhang hari kung gagamitin ang physical na mata. Medyo logical naman ang kanyang iniisip. Kung ikaw ang hari, iligtas mo ang sarili mo, sabi niya. But there is this man, yung isang lalaki sa kanyang gilid. Kahit ano pang itsura ng Panginoon ni Jesus during that time, ang sabi niya, "Remember me when you come into your kingdom." At ang sabi ni Jesus sa kanya, "Today, you will be with me in paradise." Very crucial po yung naging paniniwala ng taong yun kay Jesus. Na kahit siguro sa isip niya, hindi rin niya naiintindihan kung bakit ang hari ng mga Hudyo ay nakapako sa cross. But all he did was to trust that this is the Messiah. And that changed his life. Wala pong criteria, walang pinipili. Kahit last minute siya ay humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi niya, "Today, alalahanin mo ko, Jesus." And sabi ni Jesus, "You will be with me in paradise." Kung hindi gets ang tao, yung isang tao hindi gets eh. Pero sa isip ng Panginoon, kailangan matupad ng prophecy. Kailangan niya mamatay sa cross. Because he has a better plan. Sa dulo ng isang hindi mo maintindihan ng kwento, may mas magandang plano ang Lord. May mas magandang ending na naghihintay sa atin. And our role is to simply trust Him. I know we have VIPs or guests. Mga first time po namin nakasama in this kind of Sunday service. And maybe in your hearts, may mga pagtatanong, bakit nga ba nangyayari ito sa buhay natin? And maybe hindi lang pandemic, hindi lang COVID ang problema natin ngayon. But you're also struggling with finances. You're also struggling with other problems na nagpatong-patong, COVID, pandemic, bills, mga bayarin, relationships. Kung masyadong overwhelming and you're asking God, "Lord, hindi ko maintindihan. Ano yung gusto mong sabihin sa akin?" I have good news for you. God has a plan for you. At ang lahat ng ito ay nakaplano sa blueprint ng Panginoon. And God planned it for you na makasama po namin ngayon, for you to hear this good news. Kasi po sa totoo lang, lahat tayo naging makasalanan. Lahat ng nararanasan natin paghihirap, it's because we all sinned. Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Pero kahit tayo po ay naging makasalanan, minahal pa rin po tayo ng Panginoon. Unconditional. Sabi po niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life." Mahal na mahal ka po ng Panginoon. Kung hindi mo minsan naintindihan, know in your heart that God loves you and He is mindful of you. Hindi ka po niya nakakalimutan. But we have to do one thing. Kailangan po nating magkaroon ng relasyon sa Kanya. Hindi po sapat na kilala lang natin siya. Hindi po sapat na alam natin, okay, may Jesus, siya ang hari ng mga hari, okay. Hindi po sapat na kilala lang natin siya by name. We need a personal relationship with Him. At ang sabi po sa Romans 10:9, "If you confess with your mouth
that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Kayang-kaya pong iligtas ng Panginoon ang buhay natin at tayo po ay tatanggapin niya bilang kanyang mga anak. And so I encourage you, if you are hearing this message, meron lamang po akong gagawing panalangin. At sa panalangin ito, you are not accepting any kind of religion. Walang religion ang makapagliligtas sa atin. Wala po. Ang tanging makapagliligtas sa atin ay ang Panginoong Jesus. He is our Savior. And having a personal relationship with Him will save us all. Sa gagawin ko pong panalangin, sundan niyo po ako, pero kahit sinusundan niyo lamang po ako, gawin niyo po na galing sa puso ninyo. And God sees your heart today. Kahit po nasa camera lang po at nasa kanya-kanya lang tayo mga bahay, God sees your heart today. And He hears our prayers. So shall we bow our head and follow this prayer with me? Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, marami pong salamat na sa araw na ito, narinig ko po at nauunawaan ko po na mahal ninyo ako. Pero inaamin ko, Panginoon, na marami po akong kasalanan at pagkukulang na nakasakit sa inyong puso. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako. At sa oras pong ito, binubuksan ko ang aking puso at pinapapasok ko kayo bilang sarili kong Panginoon at tagapagligtas. Simula po sa araw na ito, kayo na po ang Diyos ng buhay ko. Kayo na po ang Hari at Panginoon ng buhay ko. I will give time for you. Help me in this new relationship. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Kung ginawa niyo po yung panalangin na yon, I would like to congratulate you. Tandaan niyo po ang araw na ito. May 10, 2020. Ito po ang araw na nagkaroon tayo ng personal relationship with the Lord. At ito po ang araw na naisulat ang pangalan natin, ninyo, sa Aklat ng Buhay. At hindi na po tayo kailangan matakot. We simply have to trust Him because we have Him on our side. Amen. Amen. Now, going back to our current situation, again, wala po exempted dito. Either kakatanggap mo lang kay Jesus as your personal Lord and Savior, or matagal na tayong disciples and believers of Jesus, wala po exemption dito. Sometimes, may ginagawa si Lord na at first, hindi po natin talaga naintindihan. Like this situation, at first, hindi ko maintindihan. Ano kaya ito nangyayari sa amin? At first, hindi po natin naintindihan. And hindi logical sa brain capacity ng tao. May mga sagot sa prayers natin na no or wait lang ang sagot ni Lord. But again, our role is to simply trust Him. I heard of one very encouraging testimony. Meron po tayong isang kaibigan from another church na earlier this year, may mga pangyayari sa buhay niya na pinapasara ng management ng malls ang kanyang mga shops. At noon hindi niya maintindihan, Lord, bakit? Bakit mo sinasara yung negosyo na bigay mo? Hindi niya naintindihan, but later on, after the ECQ announcement, na-realize niya, kaya pala, Lord, you are just saving me from unwanted bills. And again, we simply have to trust Him. Or maybe may mga paalis dapat ng bansa, tapos medyo naipit ang papeles, or hindi natuloy, or whatever. Nagtatanong ko nauna, Lord, bakit? Hindi ba kalooban mo na i-bless mo ako? And now we realize, Lord, kaya pala hindi mo pinahintulutan dati kasi may mangyayari. Again, I cannot overemphasize it enough. Our role is to simply trust Him.
because He remains seated on the throne. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Walang nagbabago sa fact na yon. And today, pwede po ba natin sabay-sabay sabihin, basta magtitiwala ako. Lakasan niyo po, basta magtitiwala ako. Amen, amen. Third reminder for all of us today, let us serve till we breathe our last. Some may think that based on what we see is happening around us, last days na talaga, malapit na talagang dumating si Lord. Well, that is true. Nakikita na po natin ang mga sinasabi sa Bible kung ano ang signs of the last days. But really, no one knows exactly kung kailan siya darating. Walang nakakaalam na eksaktong panahon, na eksaktong date, na eksaktong time. And I think the challenge for us is, kung ano man po ang script ng Lord sa buhay natin, either ma-witness natin ang kanyang pagbabalik, ang second coming, or either kunin niya tayo earlier than the second coming, ang challenge po sa atin, let us serve till we breathe our last. Mag-aaksaya pa po ba tayo ng panahon? In this new normal, are we allowed to live our lives kagaya nung dati? Kaya nga, new normal eh. May dapat magbago. And this is the time na kung dati nagsaserve tayo kay Lord, mas i-increase pa natin ang pagsaserve sa Kanya. Kung dati hindi tayo nagsaserve kay Lord, ngayon, we are making up our minds that we will serve Him this time. In this new normal, wala po tayong aaksayahin na panahon. We will serve Him till we breathe our last. Yes, limitado ang galaw. Yes, hindi tayo makakapunta sa maraming lugar. But we would like to embrace the fact na hindi rin naman tayo magpapapigil dito. Because we can. We can serve. And yes, we will serve. There's another story in the Bible. Sobrang na-bless talaga ako when I heard this na kinuwento lang randomly ng isang kuya ko. This is so powerful, and this is about Daniel and his friends. Let me read to you a portion of the story. Kasi nung time na ito, merong hari, si King Nebuchadnezzar, at inutusan niya ang lahat ng tao na lumuhod at sumamba dun sa ginawa niyang Diyos-Diyosan. So ang kautusan, kung sino man ang hindi luluhod sa ginawang Diyos-Diyosan ay ipapapatay. But let us look at these powerful verses. Daniel chapter 3, verses 16 to 18. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Listen to this. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Grabe ang pananampalataya nitong magkakaibigan na ito. Ang nakabuwis dito ay buhay nila. Ang kapalit ng hindi pagsunod kay Haring Nebuchadnezzar ay itatapon sila dun sa isang lumalagablab na apoy. Ang sabi nila, in Tagalog, uulitin ko lang po, in Tagalog, alam niyo po, Hari, magalang pa rin po siya eh. Alam niyo po, Hari, alam po namin na kaya po kami iligtas ng Panginoon namin. Pero kahit hindi po niya kami iligtas dito, hindi po kami luluhod sa Diyos-Diyosan. In short, they are saying they will not serve any other gods, but they will serve and worship the true God alone. Wow!
And maybe it is a challenge for all of us. By His grace, sana po kaya din natin ipag-pray na Lord, in this pandemic, we know that You can save us. But even if You don't, we will still serve You anyway. Let us serve the Lord till we breathe our last. Wala tayong ibang mas mainam na gawin sa panahon ngayon. I realized the other day, if this is the new normal, working from home is the new normal, mauubos lang ba ang 9 hours a day working from home and then that's it? No, the new normal is after you work from home, after you do your personal stuff, after you take care of your family, before and after you take care of your family, you choose to serve God first. Meron at meron kang gagawin sa isang buong araw na alam mong para kay Lord. Hindi matatapos sa isang araw na wala kang ginawa para sa Diyos. Because in this new normal, we want to serve Him more. We want to love Him more. Amen? There are so many ways to serve the Lord and His people today. Our dear worship teams, hello sa inyo lahat dyan. When you worship the Lord in your homes, this is the time to worship Him with all of our heart, mind, soul, and strength. Kapag may sinasabihan kang live worship dito, gandahan mo pa rin blending mo. Ibigay mo pa rin kay Lord ang best mo. I-establish natin ang presence ng Lord sa bawat house churches na meron tayo ngayon. Our dear U3 dancers, let us continue to be a dancing church na hindi tayo magpapapigil. Sige, pag may live worship, magsayo pa rin tayo sa kanya-kanya natin bahay. Ibigay natin kay Lord ang best kahit walang nakakakita. Our dear home builders, lahat po tayo ngayon ay members ng Ministry of Helps. Ramdam na ramdam po yan. After po nitong live celebration natin, magluluto na naman ng mga mothers. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. And our role is to nourish our families, to give them the proper food. Pusuan natin ang ating paglilingkod sa church kasi yung families natin ngayon, yan po yung church ni Lord eh. Let us serve with all of our hearts. Sarapan natin ang pitong klaseng adobo na hinahain natin sa pamilya natin. Let us serve cheerfully as if we're doing it for the Lord and not for men. And for all of us here, think about your ministry. Whatever it is, think about your ministry and apply it today in our house churches. Masarap maglingkod kay Lord. And in fact, there's this one ministry na lahat po tayo ay kabilang. Walang exempted. Sabihin mo sa sarili mo, kasama ako dyan. This is the Matthew 28:19-20 ministry. And this is the time to be more passionate about sharing the love of Jesus. We encourage all of you, huwag po tayo magpalimita sa lockdown. In fact, this is the time na all the more kailangan po natin ikwento si Jesus. Hello, batchmate from 1970s. Kamusta ka na dyan? Pwede ka bang ma-invite sa online celebration? Tapos ikakopy mo yung link ng online celebrations natin. Isesend mo sa kanya. Kakamustahin mo siya. Tatay mo siya, is there anything that I can pray for you today? Hahanapin mo yung kamag-anak natin sa malayong lugar na ngayon pwede na natin silang ma-invite. Dati hindi natin alam, paano ko ba invite yung relatives ko? Ngayon, nag-gets na natin. Pwede pala natin sila ma-invite. Nasa ang lupalop man sila ng mundo. Andali lang, isi-share mo yung link and you're able to share Jesus with them. Every one of us, wala pa exempted. This is the time to share about Jesus. Ipangalat po natin sa mundo ang kabutihan ng Panginoon. Everybody is in need of Him. Let us share about Him. I realized also, atong panahon na to, ang dami nating nasisave na oras. Imagine,
noong prior lockdown, ilang oras po ang nagugugol natin sa traffic? Ako po, siguro po 3 hours a day po ako bumabiyahe. Imagine, 3 hours times 5, Monday to Friday, 15 hours po ang nasave in a week. I think more than 15 hours. Anong gagawin natin in this new normal? Yung 15 hours, i-convert natin sa paglilingkod sa Kanya. Ang online life groups natin ay hindi po mapuputol. We will reach out to friends because we want to serve Him till we breathe our last. Amen po. This is the kind of service that all of us will have to do to share about Him. Because after all, it is all about Jesus. As I end this message, I would like to pray for all of us. We will pray that God would prepare all of us in this new normal. And now we realize, hindi naman pala nakakatakot ang new normal. There are questions, yes. But if we ponder on these things, na kailangan lang natin magtiwala sa Kanya, na kailangan lang natin mag-march forward, kailangan natin maglingkod sa Kanya, mas may clarity, ah, okay, Lord, there is hope for all of us. There is hope for all of us. And we have to pray as one church. Shall we all bow down our heads and pray? Lord, we thank you for this time of hearing your word. Thank you, Lord, sa assurance that in this, what we call new normal, meron pong hindi nagbabago. Kayo po, Panginoon, ang Diyos na buhay, because you are the same yesterday, today, and forever. You are still the King of Kings and the Lord of Lords, and we commit to you our lives once more. We don't know what's coming ahead of us, but we know that you know. And today, we choose to simply trust you. Ano man po ang mangyari sa buhay namin, we will simply trust you. And together as one church, we will march forward. If there are things that you would like us to do, mga hindi pa po namin naiisip na idea kung paano po mas lilipad at mas lalago ang church, Lord, speak to us, speak to your leaders, and we would like to listen and follow your call. In this new normal, all we want to do is to level up our relationship with you. And Lord, we declare all together as one church, we will serve you till we breathe our last. As one church, we will serve you. Lord, please open up doors for all of us. Bigyan niyo po kami ng mga pangalan ng mga tao na i-chat namin, tatawagan namin, kukumustahin namin. And Lord, allow us to share your gospel to all of them. Lord, at the end of it all, we are excited for what you're gonna do in all of us. Exciting things are happening because you are good. There may be questions, pero mas umaangat, Lord, ang aming pag-asa sa inyo na may gagawin kayo sa inyong iglesia at sa inyong pong bansa. This we all pray in Jesus' name. Amen. 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 And lastly, just before we leave, please allow me also to pray for us all the prayer of blessing in behalf of our head pastor and all the other pastors of this church. If I may ask everybody to please stand up in your seats sa kanya-kanya po nating bahay. At itaas po natin ating mga kamay in the mode of receiving from Him. Lord, we receive your blessings for all of us. Lord, sa lahat po ng aming mga tagapakinig na nangangailangan ng kagalingan, Lord, heal all those who are sick. Lord, sa lahat po ng mga nangangailangan ng provisions, sa mga wala pong bayad sa panahon na ito, Lord, do your miracle. Lord, please provide for the needs of your people. Lord, kung meron po nangangailangan ng pagkakaayos ng relationship, Lord, even at this time, gumawa po kayo ng paraan para maayos sa mga relationships. And we know, Lord, that
Since you are faithful, you are good, and you are in control, Lord, nilalapit din po namin sa inyo ang lahat ng prayer requests, even those unsaid in this time of gathering together. Lord, we simply put our trust on you. Bless your people sa lahat ng lupalop ng mundo, sa lahat po ng nakikinig from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pour out your blessings and your protection, and we declare the power of Psalm 91 over all of us today. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So we would like you to thank all of you for joining us today. Sa susunod na mga linggo ay magsama-sama po ulit tayo. And you can share the link of this online celebration later kahit natapos na kasi nasa-save po siya sa ating Facebook. But just before we end, ayaw po nating patapusin ang araw na ito na hindi po na-acknowledge ang lahat ng mga nanay ng ating tahanan. And so with that, we have a little surprise for you. Please watch this. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Such a beautiful soul. Lovely is she, isn't she lovely? She's my mom. Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. I have been heaven blessed. Thank you.